Hello mga idol, magandang araw sa inyo. So ngayon po ay pag-uusapan naman natin yung tungkol sa engagement. Bakit nga ba bumababa yung engagement? Paano nga ba natin mapapataas yung ating engagement? So ngayon mga idol, kasi meron pong kumakalat na fake news na yan, may policy daw. Bagong policy si Meta, nilalabas nila. Hindi ko alam kung saan yan nabasa. Sinasabi nila dyan mga idol na bawal daw pong mag-comment sa sariling post. The same time, bawal daw pong mag-comment ng sticker sa ating mga post kasi nakakababa daw yun ng ratings, nakakabawas ng engagement. Hindi ko alam kung saan ang galing yan mga idol, kaya lilinawin natin yan ngayon din. Okay? So, marami tayong explain dito mga idol kung paano natin mapapataas yung ating performance. Damay na yon. Okay? Ngayon, alamin natin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng salitang engagement. Okay? So, ngayon mga idol, itong ipapaliwanag ko sa inyo is based on my own knowledge, based on my analysis. Okay, yung salitang engagement, ang ibig kong sabihin niyan mga idol is pakikipag-ugnayan. So ibig sabihin mga idol, yun po yung salitang Tagalog niya, pakikipag-ugnayan. It can't be done by one person only. Hindi siya pwedeng mangyari sa iisang tao lang. Kasi kung nag-iisa ka, paano ka mauugnay kung wala kang kasama? So mangyayari lamang yan mga idol kapag merong two or more person na nakipag-ugnayan. Kasi kung ikaw lamang sa sarili mo, wala kang kasamang iba, paano ka mauugnay sa iba? Diba? Kaya nga sinabing engagement, pakikipag-ugnayan, kailangan merong ibang other person na nakaugnay ka. Okay? Hope malinaw yon mga idol. So ngayon, sa ating post mga idol, kapag po tayo ay nag-post mga idol, and then nag-like tayo sa sarili nating post, nag-comment tayo, kahit 10 comment sa ating post, may bilang ba yung engagement na yon? So, based on my analysis, mga idol, wala pong bilang yung engagement na yon, mga idol. Hindi po ibig sabihin na babawasan yung ratings tulad nung na-explain nila. Sa akin po, ang explanation ko dyan, walang bilang yung engagement na yon. Kapag ka po tayo nag-like sa sarili nating video at nag-comment tayo sa sarili nating video. Ngayon, paano ba papasok yung engagement? Kasi mga idol, kung ikaw lang yung magko-comment sa sarili mong post, kanino ka naugnay? Wala eh, di ba? Ibig sabihin, hindi ka nagkaroon ng engagement. Kung kanino. Post mo yun eh. Sarili mong post. Ngayon, papasok lamang dyan mga idol, yung engagement, kapag yung mga comment mo sa iyong post, may nag-reply doon. May nag-like doon na ibang tao. Ibig sabihin, naugnay ka sa ibang tao sa pamamagitan ng pag-reply nila sa comment mo or pag-like nila sa comment mo. Okay? So, I hope naiintindihan nyo mga idol at syempre mga idol, the same time, kapag ka direktang may nag-comment sa inyong post, mga idol, pag nireplyan nyo din po yung post nila, engagement din yon. Kasi naugnay din kayo sa pamamagitan ng pag-comment sa kanila, pag-reply ng comment sa kanila. So, ibig sabihin mga idol, hindi nakakabawas ng ratings yung pag-comment sa ating mga sariling post. Nakakadagdag yan kung kayo ay naugnay sa ibang tao. Okay? Pero kung sarili nyo, sarili nyong post, at sarili nyong comment na wala namang nag-reply kahit sino, wala pong bilang yon. Okay? So ngayon, mga idol, paano natin mapapataas ang ating engagement? Halimbawa, nanood kayo ng isang video. Okay? Ang engagement po ay binibilang sa pamamagitan ng pag-like, pag-react, pag-comment, pag-share, at pag-click ng post. Okay? Ngayon, nanood kayo ng video, isang video, one engagement. Nagustuhan nyo, nag-react kayo, 2 engagement. Nag-comment kayo, 3 engagement. Nagustuhan nyo, mas talaga nagustuhan nyo, share nyo, 4 engagement. Lalabas mga idol, kapag ka po kayo ay nag-react, nag-comment, at syempre pinanood nyo naman yon, tapos share nyo yung video, meron kayong 4 engagement doon sa isang post. Okay? And then mga idol, doon na ba natatapos ang engagement nyo? Hindi po mga idol. Kasi kapag ka po nag-reply sa inyo, yung may-ari or kung sino mang mag-reply dun sa comment nyo, another engagement na naman yon. Okay? Ngayon mga idol, kapag ka halimbawa shinare nyo yung inyong post or yung post ng iba, tapos ito, papakita ko sa inyo ha. Papakita ko. Wait lang. Magbibigay tayo ng example. Siyempre. So, ito yung aking post. Halimbawa, mga idol, timeline nyo to. Nag-share kayo ng isang video.
Limbawa ito, yan. Ito yung shinare ko, post ko mga idol. Ngayon, nag-share kayo ng ibang post ng iba sa inyong timeline. Ngayon mga idol, kapag ka may mag-like doon, may mag-react doon, tapos may mag-comment tulad nyan, merong 28 react doon sa post na yan, tapos may 2 comments, another engagement sa inyo yon, kahit hindi sa inyo yung post. Kasi, shinare nyo yan sa inyong timeline at na-engage sila sa inyong page sa pamamagitan ng pag-share nyo sa post ng iba. Okay? So, dyan tumataas yung engagement natin. So, ngayon mga idol, ay alam nyo na po kung paano tumataas ang ating engagement, yung ating nasa performance dashboard. Ngayon, pag tumataas po ang ating engagement mga idol, tumataas po yung post reach nyan. Ibig sabihin, tumataas yung mga tao na nararating ng ating post. Ngayon, pag tumataas po yung nararating ng ating mga post, which is yung post reach, malaki po ang chance na tumaas yung 3 seconds views or yung ating views sa ating mga video dahil nga dumadami ang nararating ng ating mga post. At pagka tumataas ang views sa ating mga video, mga idol, ang ano ibig sabihin nun? Tumataas ang earnings natin kay Ads on Reels or kay Facebook. Okay? So, I hope nagagets nyo yung ating ibig sabihin mga idol. At ngayon, saan ba nila nakuha yung subtraction na yon kay Meta? Bakit bumababa daw yung ratings? Mga idol, ito ay ang ating performance dashboard. Meron kasi dyan negative mga idol. Okay? Minsan nagne-negative, minsan nagpa-positive. Ngayon mga idol, kaya po nagne-negative or nagpa-positive yan, yung percentage na yan mga idol is in between two numbers. Kaya po nakakabuo ng isang percentage ay sa pamamagitan ng dalawang number na i-divide. Okay? Dalawang number na i-divide. Eh, bakit naman nagiging negative yan? Kasi nga mga idol, ang ipinapakita dyan sa ating dashboard ay latest 28 days. Last 28 days. Okay, so yun yung isang number natin. Last 28 days. Ngayon, eh, bakit nagkakaroon ng negative? Kasi mga idol, i-divide yung performance nyo sa previous 28 days para maipakita sa inyo kung ano yung mas magandang performance nyo, kung mas maganda ba yung naging performance mo last month or mas maganda ba yung naging performance mo ngayong month para maipakita sa iyo kung ano yung dapat mong gawin para magpursige ka pa kapag nag-negative yan. Yun po yung i-divide. Yung current 28 days at previous 28 days, kaya nagkakaroon ng percentage yan, negative or positive man yan nasa performance dashboard natin. At hindi ibig sabihin may violation tayo pagka po yan ay naging red or bumagsak man yung ating performance. Okay? Ibig sabihin nagkukulang lang tayo ng konting effort or ibig sabihin bumabagsak lamang talaga yung views or nararating ng ating mga posts. Okay? Follow nyo ako mga idol for more tips and tutorials. Hanggang dyan ang ating video mga idol. Sana naintindihan nyo yung ating point mga idol, no, walang subtraction kay Meta. Okay? So mga idol, maraming salamat sa inyo at hanggang dito na lamang po. Thank you.